Matatid Lunch News Updates. Sa ating mga balita, 26 anyos na babaeng naningil ng utang sa Cavite, natagpo ang patay sa loob ng icebox. Kambal na batang babae, kapwa nasawi sa sunog sa Tondo. Coast Guard Modernization Plan isinusulong sa Kongreso. 87.6 milyon na pesos na pondo para sa tobacco industry, inaprubahan ng Budget Department. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad sa loob ng isang icebox ang 26 anyos na babae na maniningil sana ng utang sa 13 Martires City sa Cavite kahapon. Ayon sa pulisya, pinuntahan at sinisingil umano ng biktima ang 35 anyos na suspect sa kanilang bahay sa Barangay Hugo Perez hinggil sa matagal na nitong utang sa kanya na aabot sa 50,000 piso. Dahil umano sa stress sa kung papaano makakabayad sa utang, sinakal lang suspect ang biktima gamit ang nylon rope at saka isinilid ang katawan nito sa icebox. Pagkaraan nito, tumawag ang suspect sa kanyang asawa upang aminin ang ginawang krimen bago siya tumakas. Agad namang isinumbong sa pulisya ng asawa ng suspect ang nangyari. Sa ngayon, patuloy pa ang manhunt operation ng mga pulis laban sa suspect na nahaharap sa kasong murder. Nasawi ang magkambal na batang babae na pawang 5 taong gulang sa naganap na sunog sa isang residential area sa Gagalangin, Tondo sa Maynila nitong Miyerkules ng hapon. Batay sa ulat, natrap ang 2 bata sa loob ng kwarto sa 2nd palapag ng kanilang bahay habang nasusunog ito pasado 2:00 ng hapon. Nasa banyo ng mga oras na iyon ang kanilang kasambahay na sinubukan pang sagipin ang kanyang mga alaga. 3:09 ng hapon nang ideklara itong fire out ngunit biguri ng mga bumbero sa pagligtas sa 2 bata. Samantala, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng apoy at malaman ang kabuuang halaga ng ari-ariang natupok ng sunog. Hinihimok ni House Speaker Martin Romualdez ang Philippine Coast Guard o PCG na magsumite ng isang Comprehensive and Strategic Modernization Plan bago pa magsimula ang deliberasyon ng proposed 2025 National Budget. Sa isang statement, sinabi ni Romualdez na kailangang makita sa plano ang lahat ng mga hakbang at resources na kakailanganin para mapabuti ang kapasidad ng Coast Guard, partikular na pagdating sa pagpapatrol at pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pangako ni Romualdez, susuportahan ng House of Representatives ang PCG sa pamamagitan ng legislative action na naglalayong mabigyan sila ng sapat na pondo para sa mga nararapat na enhancements. Inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang release ng mahigit 87.6 million pesos na pondo para sa suporta sa local tobacco industry sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng pagtugon ng kagawaran sa pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group o PSACASG na tulungan ng National Tobacco Administration o NTA sa pagpapaunlad at pagpapalago ng industriya ng tabako sa bansa. Ayon sa DBM, nakapagtala na sila para sa NTA ng mahigit 550 million pesos mula sa 2024 General Appropriations Act. Mahigit 175 million pesos mula sa nasabing budget ay inilabas na upang tuparin ang pangangailangan nito para sa unang semestre ngayong taon. Anila ang nakalaang budget din ay gagamitin para sa operational needs ng naturang ahensya. Kamakailan lang nang ipatawag ni PBBM ang Bureau of Customs o BOC at ang iba pang concerned agencies na mas lalo pa nilang paigtingin ang operasyon laban sa tobacco smuggling na sumisira umano sa industriya nito. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.